You were in Cebu last week, right? For a show. So how was the reception? Nako, sabi ko, ako, every time na pupunta ako ng Cebu, sobrang excited ako kasi sobrang warm talaga ng mga tao doon. Alam mo yung, siguro sabi ko nga dahil nga hindi kami doon madalas, dahil taga, dito kami sa Manila naka-base, pero yung pagtanggap talaga ng mga Cebuano, sabi ko, lalong-lalo na ako yung experience ko sa kanila. From the very start na nag-soap opera ako, tanda-tanda ko, una punta ko ng Cebu para mag-mall show is tayong dalawa. Kumbaga, nandun pa man, kahit big player pa lang ako, kahit maliit pa lang yung role ko sa mga soap opera na ginagawa ko, napakabait na talaga nila sa akin, at lalong-lalo yung mga Cebuanos. Kumbaga, siguro, na-appreciate talaga nila yung mga ginagawa nating mga soap opera, lalong-lalo yung mga character na yun. Ganun po. I would just like to take this opportunity to ask this question, that do you have a Visaya connection by blood? Wala po eh. Kumbaga, ang mother ko po kasi ano eh, Kapampangan, and then father ko naman po taga Bulacan. Wala po. But he's in Cebu for sport something? Wala rin po eh. Pero may mga kamag-anak ako na iba doon naka-base. Pero taga Manila po talaga sila. Nandun po sila para mag-negosyo. And then po, minsan ipupunta ako doon para bisitahin sila, para makapagbakasyon kahit sa mga people. I was relatively, parang sa late 90s and the early 2000, parang you were always in Cebu and then for shows and for promotions of India, and you, in fact, we interviewed then you in the fun. So what's your favorite color. Etching place in Cebu. Actually, every time pupunta ako doon, kung maaari, sabi ko nire-request na, sabi ko, sana lagi kang umapunta sa Shangri-La, Cebu. Kasi sobrang gusto ko yun na resort kasi yung pinaka-feel nung hotel eh. Kaya sobrang ako nare-relax po talaga kapag nandun ako. And then, yun, yung lalong-lalong na siyempre pag pupunta ako ng Cebu, talagang yung mga pagkain niya doon, lalong-lalong yung lechon. Itong last time lang, sabi ko nga, nung pumunta ako doon, nagpabili pa ako ng lechon para iuwi dito sa Manila. Kasi doon lang talaga ako nakatikin ng ano, yung spicy na lechon, yung Ricos. Ayun, ayun, sobra akong proud at sobra akong talaga tinitreasure every time na nagpupunta ako ng Cebu po. Okay, thank you po. Ano yung next project mo? May movie ba or another teleserye in the making? Ngayon po kasi sa inaayos pa po lahat eh, yung movie, syempre after this sabi ko gusto ko munang, siguro at least kahit 1 week makapagpahinga. 1 week lang talaga after 1 year. Pero ito siguro baka may gawin muna akong movie this coming November and December. Inaayos pa lahat, hindi ko palang maano kasi baka mamaya hindi matuloy eh. Isang siguro gusto ko gumawa ng isang mainstream at isang indie after ng one deluxe. Ito ba yung arranged marriage? Yung title? Or? Ay hindi, wala. Wala pa ta, wala pa definite na title po. Wala, may idea ka rin kung comedy, horror, whatever? Wala pa rin po eh. Wala pero pa. Definitely, sabi ko nga, siguro isang mainstream sa isang indie po yung gagawin ko. Ano yung dream role mo na gusto mong gampanan in the future? Dream role, ang dami po kasi parang, dahil ko nga po sinasagot na parang para sa akin kasi napakabata ko pa sa industriya nito. Napakarami ko pang role na gusto kong gampanan at napakarami ko pa pong mga artista at director na gusto ko pa rin pong makatrabaho sa akin. Alright. Itong siguro kung malalagpasan ko man to, honestly, sinasabi ko rin sa sarili ko sa bawat soap opera na ginagawa ko. Sabi ko noon, nung time natin natapos yung tayong dalawa, sabi ko, sana makagawa ulit ako ng ganito kagandang soap opera. Tapos after that, nasundan na po tayo magkakalayo, nasundan na minsan lang kita iibigin, and then nasundan pa ng walang hanggan. Sabi ko noon, sabi ko, sana hindi ako mapagod na gumawa ng ganito kagandang mga soap opera. Kasi sabi ko talaga, ang key, siyempre una-una nasa creative, pangalawa, nasa production, kasi kami nagtutulong-tulong, plus the artista, kung paano mapapaganda yung soap opera. Ako, sabi ko lang, basta ako, alam ko sa sarili ko na gusto ko magtrabaho at ganado ako every time na gumagawa ko ng proyekto. Kasi sabi ko, eto na lang yung mapamamana, siguro hindi man kayamanan ang mapamana ko sa pamilya ko. Pero alam ko na balang araw, kung sakasakali, magtumanda ako, mawala ako, alam ko na tumatak sa mga tao na mga manonood ngayon na nung araw, nung gumagawa ko ng soap opera, marami akong mga soap opera na nagawang magaganda at makabuluhan. Which is isa na dito ang Juan de la Cruz. Kasi kumbaga, yung impluensya ang naibigay niya lalo-lalo sa mga kabataan, sa mga ordinaryong tao, na parang, di ba sabi ko nga po kanina, na parang lahat ng tao pwede maging hero.
sa kanya-kanyang pamamaraan. Lahat tayo yung si Juan de la Cruz. Kumbaga, nasa atin ng ano, pamamaraan kung paano tayo makakatulong at makakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Ayun po. Ano pa ba yung sinabi ko? Enjoy na enjoy lolo mo. Okay na. Okay na. Ayun. Anthony Taberna. Sabi mo pagiging busy mo, kahit marami ka nang kinikita ngayon, wala kang panahon to spend it, diba? So, now that Juan de la Cruz is wrapping up, what are you most looking forward to doing? Nice. Parang me time, on your personal time. Honestly, gusto ko sana mag-stay mo lang, kahit sa bahay lang, at least 1 week, para makabawi ako sa pamilya ko. Kasi talagang umuwi ako at umaalis na halos di kami nagkikita-kita. And then, yun, gusto kong bumawi sa kanila, lalo na sa lola ko at sa mga pamangkin ko, na magkaroon kami ng bonding moment. Kasi sabi ko nga, gusto ko dun sa bahay eh. Kasi para at least, mararamdaman ko na buo ako. Ako, kumbaga parang, yung this time, walang ibang makaka-istorbo sa inyo, kundi para, kasi sabi ko din, gusto kong pagbigyan naman yung sarili ko. Sa pagkakataon ito na magkaroon ng time para sa sarili ko. Ayun. Tulog lang pala. Oo, honestly, ginoon ka lang. Pahinga na 1 week, pagkita na. Wala ko naiisip na gusto kong bilhin, wala ko naiisip na gusto kong puntahan, or kahit mag-abroad or what. Sabi ko gusto ko lang magkaroon ng time para sa family ko at magkaroon din ng time para sa bahay para maayos ko yung mga dapat kong ayusin. Kasi sa trabaho talaga namin bilang artista at sa hirap ng ginagawa namin sa Hope ngayon, honestly, napabayaan namin yung personal namin buhay. Ganun siya ka, ganun kabigat yung trabaho pinasok namin. Pero sabi ko nga, never ko pinagsisihan dahil alam ko na pinasok ko itong trabaho ito, alam ko kakibat at kasama yun sa trabaho ito. Basta importante para sa akin, sa bawat soap opera na ginagawa ko, alam ko na napapaligaya ko yung mga manonood. At masaya ako kung anong dahilan kung bakit ako mahilig mag-mall show o magpunta sa iba't ibang probinsya para mag-show doon. Kasi gusto ko magpasalamat sa mga tao sa pagtulong nila at sa pagtanggap nila sa mga soap opera na ginagawa ko. At hindi lang sa akin, para sa ABS-CBN. Kasi yun yung paraan ko para makapagpasalamat sa kanila direct. Kasi di ba pwede ako magpasalamat sa kanila sa TV, pero iba kasi pag nami-meet mo sila personally. Kumbaga na mas ramdam mo yung pagmamahal nila at support nila. Yung mga staff and crew kasi talagang naging magbabarkada kami. Sabi nga namin dito, hindi isang key kung bakit nagtagumpay o kung bakit naging successful ang Juan de la Cruz. Kasi ang tuloy talaga nito para kami pamilya. Alam mo yung mga artista, walang staff and crew, talagang pantay-pantay yung, alam mo yung magbibiruan kami, sakay-sakay kami kumakain, naglulukuan kami sa set. Kahit na napapakap kami ng 6 a.m, babalik kami ng 10 a.m, ilang oras lang, yung biyahe lang namin, doon na kami alas natutulog. Dahil pagdating namin sa bahay, ilang minuto lang, magtutulog lang, ligo, alis na rin. Kumbaga, kahit gano'ng kahihirap, kahit anong pagod yung pinagdadaanan namin. Pero dahil sa sayang ng set namin, nakakalimutan namin yun. Dahil para kami yun eh, para kami magbabarkada lahat. Di ba tayo, kapag nag-aaral tayo, kahit napagod tayo sa school, pero kinabukasan gusto pa rin pumasok. Bakit? Kasi nandun yung mga kaibigan mo. Di ba mas may time pa tayo sa school kadalasan kaya sa bahay. Parang ganun yung nangyari sa amin na parang ako, pag naiisip ko matatapos na, which is set nga namin, kakaroon ng countdown. Kasi nga, alam mo yung nami-miss namin na hanggat maaari ayaw namin, pero deep inside, pagod na kami lahat. Kasi nga, from Monday to Saturday halos, nagtitaping kami. And then, yun nga, kapag Linggo, kailangan syempre namin kailangan out of town o kailangan ko mag-mall show sa iba't ibang lugar para makapagpasalamat naman sa ibang tao. And second question, ano yung character ni Juan de la Cruz na nagmarka talaga sa'yo during the taping days? Alam mo, kasi sabi ko nga, bawat soap opera na ginagawa ko, nilalagay ko kasi talaga din yung kung ano ko, yung pagkatao ko. Kung mapapansin nyo lahat ng soap opera na nagawa ko may lola. Diba? Kadalasan nga, ang leading lady ko, hindi yung leading lady ko eh. Ang lola ko, lagi akong may lola. Kasi nga, lagi kong sinasabi na ako to. Ako to, hindi character lang yan. Kumbaga, pinapasok ko yan. Ako, at kumbaga, kung bakit ako part ng creative, kasi nag-i-input ako kung ano yung kaalaman ko o kung ano man yung totoong pagkatao ko sa bawat character na ginagampanan ko. Like, kunyari, may character ako ng salbahe.
lahat naman tayo sa buhay natin, sa pagkatao natin, meron tayong pangit, meron tayong hindi perfectong pag-uugali, di ba? Yun, yung mga ganun bagay, nilalagay ko rin yun. Pag mayroon ako mga nakikita na alam ko mga good qualities para sa akin, nilalagay ko rin doon sa character ko yun. Kaya sabi ko nga, si Juan de la Cruz at ako yan, iisa yan, hindi dahil, character mo lang yan. Kumbaga, kung ano yung napapanood nyo, hindi ko sinasabing hero ko or mabait. Kumbaga, pinapasok ko yan dahil ako yan. Ako yung merong parte ng pagkatao ko na nilalagay ko dun sa character ko. Tingnan natin. Ang pinakamasakit na parte, kung papasin nyo yung tinatahak ng kwento ni Juan de la Cruz, kadalasan, mas nauuna niya ang tulungan ng ibang tao, more than sa family niya. Diba kadalasan pag magsisave siya, nakita niya, may nangyari na kay Lola Belen, may nangyari na kay Lola Jules, may nangyari na kay Picoy, kay Asho. Which is honestly, sa totoong buhay ko, minsan ganun din. Kasi, sa dami ng tao tumutulong sa'yo, baliktad naman ako, ang last priority ko, yung sarili ko, kasi nga, mas naririnig mo sila eh. Kumbaga, siguro mas may kakayanan ka na parang tumulong, kaya anong nangyari? Ikaw ang tumutulong, kaysa asikasuhin mo yung sarili mo. Kaya kanina, di ba, sabi ko, ang hinihiling ko lang, abigyan lang ako ng isang linggo para makapagpahinga, para magtuunan ko naman ng pansin ng pamilya ko at ang sarili ko sa pagkakataon ko. Which is, sabi ko nga, siguro ko na lang last priority ko ngayon, yung family ko at yung sarili ko. Kaya kung may natutunan man ako, yun yung party ni Juan de la Cruz na parang, pareho kami na parang, natutulungan ko ang kapwa ko, pero yung pamilya ko, yun ang lagi ko nang huwi-save. Pero, kinagandaan nun, syempre, hindi ko naman din nakalain nung nagsisimula ako at nung nangangarap ako na magkaroon ng trabaho, na sabi ko, ang hinihingin ko lang naman nun, basta bigyan ako ng trabaho na regular. Sabi ko, hindi nga artista, sabi ko, basta kahit anong trabaho yan, basta yung regular na alam ko may tataguyod kong pamilya ko, gagawin ko yan kahit hindi pa ako matulog. Sabi ko, kahit hindi ako matulog, kahit everyday yan, kahit yung natulog, gagawin ko yan. Yun talaga ang dinasal ko nun. Ngayon binigay sa akin to ng Diyos, yung opportunity na to. Sabi ko nga, hindi naman lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Ayoko siya supukan at ayokong bumitiw. Kasi pag binitawan ko to, kinain ko yung pinangarap ko nun at sinabi ko nun. Kumbaga, like ko nun sinasabi na, sana bigyan ako ng lakas. Kasi hindi naman lahat ng ilabas sa yung intriga, kaya mong panindigan o kaya mong labanan, di ba? Ay ako pa, yung personalidad ko, hindi ako nagsasalita. Hinahayaan kong batuin lang ako ng batuin kaysa yung para makipagsabayan ako na parang every time umapatol ako sa issue. Kumbaga, sinasabi ko na lang na parang, diadaan ko na lang na, kaya mo na yan, matatapos din yan, basta pabubutihan ko lang yung trabaho ko. Kasi, di ba, lahat naman tayo may pribadong buhay, di ba? Hindi naman na parang, sabi ko nga ako, napaka-private ko sa gitna ng ang trabaho ko is pagiging artista. Kumbaga, kung ano lang gusto ko ibigay, yun lang ang binibigay ko sa kanila, yun lang ang binibigay ko. And then, yun, sana mapanindigan ko at matapos ko ito na maayos, itong biyahe kong ito. At sabi ko, matapos man ang lahat ng ito, sana na-secure ko yung family ko at alam ko nakatulong ako sa kapwa ko at naging makabuluhan ako nung panahon na nandito ko. Sabi ko, sana kahit sa industriya nito, may balang araw, pagtanda ko, mawala man ako, may naiwan ako at may naging contribution ako sa industriya nito. And in less than a month po, birthday na ni Coco Martin! So, ibigay na natin ang pinakamatinding support sa ating birthday boy. Coco, for the last words, please. Pasalamatan natin ang mga napaka-friendly vloggers. I love this group. Ayun, sa inyo pong lahat, gusto ko po talaga magpasalamat sa lahat. Kagaya nga po na pagpunta ko sa iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Ipapasalamat ako sa inyong lahat, sa lahat ng mga vloggers. Thank you so much sa lahat po ng support ang ibinibigay niyo sa akin, sa Juan de la Cruz at sa lahat po ng soap opera ng ABS-CBN. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo, sabi ko nga po, kung hindi ko man i-share lahat ang pagdating sa personal kong buhay. Pero sabi ko nga, sana makabawi ako sa inyo sa ibang pamamaraan na mapasaya ko kayo. Kagaya po ng ginagawa ko sa mga soap opera ko. Sana po, napaliligaya ko kayo at kumbaga, nagiging parte ako ng buhay niyo. Araw-araw at gabi-gabi po. Salamat. May birthday wish pa for the last question. Ano may birthday wish pa ba ang birthday boy? Wala. Wish ko lang. Sana bigyan pa ako ng lakas para mas makagawa pa ako ng mga gandang soap opera at pelikula na makakapagpasaya sa bawat tao, sa bawat Pilipino. Thank you so much. And with that, from Dreamscape, from Juan de la Cruz, thank you everyone for coming this afternoon. Later naman, it gets to meet